SMNI, truth that matters. Ito interesting topic din ito, kayo Mark, no? Itong stalking, is this a violence? Yes. Stalking is part of violence against women's rights. Mm-hmm. Ano may stalking? Parang kang intelligence officer ng military. parang sinasurveillance mo yung girlfriend mo, yung ex-girlfriend mo, na wala na siyang, at alam ni babae na parang in-stalk mo siya. Don't forget, stalking, hindi lang yan physical stalking. There is such thing as online stalking. Okay. Alam niyo yung online stalking na yung parang kinukuha yung mga password, check yung mga kuan. That's part parang na naepektuhan yung psychological being ng babae kasi nga wala na siyang privacy. Mm-hmm. Palagi mo siya sundan. Kahit okay lang sana kung yung babae, mahal na mahal ka, nakikilig sa effort mo na pag every morning, pag gising mo, may bulaklak na doon, naghintay siya doon sa labas. Every morning. Okay lang kung si babae nakikilig or nagaganahan sa ginagawa mo. What if hindi na? Kasi parang sumikip yung mundo niya dahil sa'yo. Wala na siyang privacy. Palagi mo sinusundan. Punta siya sa school, nakasunod ka. Punta siya sa mall, nakasunod ka. Punta ka sa simbahan, nandiyan ka sa gilid. Tapos, nandun siya sa... Nag-shopping siya, nandun siya ng sini. Hindi alam. Nasa likod ka pala. Stalking yan. And that is psychological abuse. Psychological abuse yan kasi hindi na kaya, di ba? Paano gagawin ko dito na yung lalaki sunod na sunod sa akin? Okay lang kung yung lalaki, crush niya, type niya. Paano kung hindi? Problema yan. It will affect the psychological being ng isang babae. Ayan, malino po yan. Ang stalking ay pwede pa lang maging grounding para mag-file ka ng yes, case. Yes, stalking is part of psychological abuse. Okay, ayan po. Attorney, Kuya Mark, meron tayong question naman dito mula kay Erdine Dachan from Facebook. Tanong ko lang, ang kapatid ko matagal nang hiwalay sa asawa niya. Noong kumuha siya ng sanumar sa PSA, ang nakalagay doon mag-remarry na ang asawa niya. Paano nangyari na wala pa silang annulment na ginawa? Pwede ba siyang kasuhan kahit gusto na ng magpaanal ng kapatid ko? Yes, pwede. Pwede magkaso ng bigamy kasi nagpakasal yung asawa during the existence of a valid marriage. Hindi pwede yan. Kahit na matagal na ang kasal, sabi ko nga, walang expiration ang kasal. Kung kasal kayo, na nagpakasal ka uli, kahit na matagal na kayo hiwalay, that is bigamy. Okay. Kuya Mark, ito, dako naman tayo dito sa battered women syndrome. Ano po ba ito? Yung battered women syndrome, yung babae, palagi mong sinasaktan. Okay. Sinusuntok mo, sinasampal mo. Physically. Verbal abuse. Okay. Verbally abuse na. Sigawan mo. Kahit ano ba yung pinagsasabi mo, wala kang respeto sa babae. Tapos natulog ka. Pagtulog mo, ang ginagawa ni babae, pinutulan yung sa'yo. Or, pinatay ka. Can a girl be liable of parricide or murder? Hindi. Ang battered women syndrome is one of the defense in murder, one of the defense in parricide. Mm-hmm. But kailangan mong i-prove na yung babae is a battered, may battered women syndrome. Kailangan may psychological report dyan na yung babae is a battered women syndrome, may battered women syndrome. So ibig sabihin, yung battered women syndrome, same principle ito ng self-defense. Okay. Ang self-defense, kailangan may unlawful aggression. May lumapit sa'yo, suntukin ka sana, or may baliso, lumapit sa'yo para, ano tawag doon, para barilin ka, tapos na magaling ka sa karate, na ganun mo, tapos na baril mo siya, self-defense yun. Ibig sabihin, may unlawful aggression. But in battered women syndrome, kahit walang unlawful aggression, natulog yung asawa mo, sinaksak mo kasi palagi ka nila sinasaktan, palagi nila inaabuso, ang tawag doon, battered women syndrome. Pag may battered women syndrome, approved niyan, pwede hindi ka maging liable of parricide or murder. Okay. Takot ang mga lalaki sa battered women syndrome. Hindi pala, kasi hindi makukulong ang babae kung ma-prove lang na may battered women syndrome ang asawa mo. Kaya Mark, meron din mga prescription ito? Kasi yung mga cases na because of takot, parang they wait for time talaga para makaganti. Ang prescription, sabi ko nga, pag bawsi ang pinag-usapan natin dito, mm-hmm. 10 years, pag physically abused, 20 years. But in battered women syndrome, I think 20 years, pwede ka mag-file pa rin. Okay. Pwede bang mag-file ng VAUSI kahit matagal na nangyari? Same also, based on prescription. 10 years, psychological abuse, sexual abuse, emotional abuse within 10 years. Physically abuse within 20 years.
pwede po bang mag-file ng vows kahit hindi siya ang biktima? Yes. Iba sa adultery, iba sa concubinage. In adultery or concubinage, private crime. Only the offended party can file. Legal wife, legal husband. But in bawsi, kahit na yung kapitbahay mong chismoso, pwede siya mag-file because bawsi is a public crime. Anybody can file a case. Unlike si adultery or concubinage, dapat yung legal husband or yung legal wife ang mag-file ng kaso. But in bawsi, kahit na walang yung mga pakialam yung kapitbahay, nakita niyo yung babae na nasaktan na, file siya ng bawsi against the husband, pwede. Okay, Mark, curious lang ako, ano yung pinakamalaking krimen na pwedeng gawin sa isang babae na malaki din yung talaga? Of course, yung rape ang pinakamabigat kasi non-bailable yan, but that is different in bawsi. Okay. Ito po, ano-ano po yung bawal na defense ng bawsi? Ang bawsi, don't forget ha, ay yung lulung ka sa droga or lasing ka, hindi yan depensa ng bawsi. Hindi mo pwede sabihin, yes, nasuntok ko yung asawa ko kasi lasing ako. Nasuntok ko yung asawa ko kasi nalulung ako sa droga. Hindi yan depensa ng bawsi. You can still be liable of bawsi, physical abuse, emotional abuse, psychological abuse, kahit na lasing ka or kahit na nalulung ka sa droga. What if po yung halimbawa, yung accused is nagkaroon siya ng problema mental? Mental disorder. Naging defense po ba yun? Yes, pwede defense yun. Yung mental disorder, insanity. But yung lasing or yung lulo sa droga, hindi yan maging defense. Okay, meron po tayong question dito mula kay April Buscar from Facebook. Attorney, good morning po. Paano po yung case na magkapitbahay kami na yung alaga nilang aso ay ipinangalan sa anak kung 8 years old, ayaw napalitan kahit nakiusap na kami. Pwede ba kami mag-complain? So, yung aso nila, pinangalan sa anak mo. Dapat ka nga matuwa eh. Di ba? Kasi yung aso nila, ibig sabihin, cute, na-cute lang siya sa aso, pinangalan sa anak mo. But assuming na ayaw mo talaga, kasi parang na-insulto ka, you can go to the barangay. Mag-settle kayo doon sa barangay, pag-usapan nyo with your barangay captain or lupon, paano baguhin yung pangalan ng aso. Kasi pinangalan sa anak mo. But for me, proud ka dapat kasi mahal na mahal niya yung aso na yan. Dahil yan, na-cutean siya sa anak mo, ginawa pangalan. But it depends sa inyo. You can go to the barangay, isettle nyo yung problema ninyo kasi magka-barangay lang kayo. Oh, Kuya Mark, maraming salamat. Maraming pa tayong questions dito. Pero kapasa tayo sa ating oras. At dahil dito po ay mga... Dito po na tatapos ang ating programa ngayon. At maraming salamat po muli sa lahat ng ating mga kababayang sumubaybay. And of course, ating Honorary Chairman Pastor Apollo C. Cubuli sa pagkakataon pong iminigay sa ating dito sa Pinoy Legal Minds na makipagbigay serbisyo po o kaugnay no, sa kalaman sa batas. Sa lahat po ng mga followers natin sa Pinoy Legal Minds, for more legal advice, you can follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw or just call me, text me sa 0917-329-5353 or 0968-881-1912. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Hanggang sa susunod na linggo muli, dito po pa rin sa SM9 News dahil iba ang may alam sa batas dito sa Pinoy Legal Minds. Subscribe to SM9 News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.